Hello mga sis, ngayong Sunday afternoon ay busy si ate. Nagpe-prepare para sa pagkain, para sa hapunan. Ito nga pala yung lulutuin namin, ang all-time favorite ng mga Ilocano, ang pinakbet. Ito kasi yung request ng aming special na bisita, kaya yan, pinagluto namin sila. At ako naman ay gumawa ng aking special buko pie. At dahil ilang oras na lang ay dadating na yung mga bisita namin, minadali ko na yung paggawa at pagluluto ng buko pie. Partida pa yan dahil bumili pa kami ng mga ingredients sa mall. At dahil hapon na rin noon ay sinimula na ni mamang magluto ng pinakbit. At para mas authentic at masarap yung lasang original yung pinakbit natin, minabuti namin si mamang na ang pinagluto dahil siya naman talaga yung pinakamasarap magluto ng pinakbit sa amin. Ayan at dumating na sila. Medyo maulan ng mga oras na yon. Siguro sinadya yun kasi parang pa-welcome sa kanila. Ya, salamat ka. Diraha diha sa gilid. Kana, laban lang kay mamang ni Nuna. Siguro mga 2 taon na hindi kami nakita ni Apple at ni Anan. Si Auntie naman 1 taon. Nakabisita siya sa amin last year. At dahil magagabi na rin ay sinimula na namin yung aming dinner. Minabuti na namin kumain ng maaga-aga kasi brown out ng mga oras na yan. Kung kailan sila dumating tsaka naman nag-brown out, iba talaga yung saya at yung feeling na kasama mo sila. Ganito yung klaseng bonding na nami-miss ko before, yung kainan at saka kwentuhan. At dahil sa Dumaguete na sila nakatira, bibihira na lang talaga kaming magkita. Sa Facebook na lang talaga kami madalas magkita. Makalipas ng ilang oras ay bumalik din yung kuryente, pero lahat kami ay knockout na. Mabuti namin na magsama-sama kami sa isang tulugan, kaya yan, naglapag kami ng mga higaan sa may sala sa baba para magkakasama kaming lahat. Imagine kahit nasa higaan na ay nagkukwentuhan pa rin kami. Yung feeling na parang ayaw mo nang matapos yung araw na yun. Pero hindi mo na mapipigilan kasi antok na ang lahat. But before kami natulog ay nag-selfie-selfie muna kaming lahat. Kailangan talaga i-capture yung mga ganitong moments. Kasi pagdating ng araw, magiging history na lang to. Kaming lahat ay alive na alive pa for the selfie. Ay teka, parang may naiiba. No. Huwag tayong maingay, si Apple natutulog. Kinabukasan, Lunes ng umaga, maagang nagising at naghanda ang lahat. Sila ate at Inday ay uuwi na ng panabo dahil may practice sila sa singing. Parang may sinasabi si Anan, ano daw? Kaya yung buko pie. Oh my gosh, you have to buy. Kaya yung buko pie. Isang masaya at nakakabusog na breakfast ang nangyari. Nakakalungkot man pero kailangan nilang magpaalam sa araw na ito. Sigurado akong excited na rin nag-aantay sa kanila yung kapatid at saka yung mga kamag-anak nila. Kaya hanggang sa muling pagkikita, paalam, bye for now, see you again, ingat sa biyahe.